ngayong gabi sa University's After Dark. Babalikan natin ang isa sa mga pinaka-prestihiyosong pamantasan sa Pilipinas, ang ATENEO de Manila University. Kaya tibuka sa mga mata, talasa ng iyong pakiramdam at tataga ng loob. Dahil isa lang naman ang tanong ko sa iyo, handa ka na bang matakot? Mahigit 100 taon. Ganyan na katagal ang Ateneo sa Pilipinas. Hindi lang ito kilala sa ating bansa bilang isa sa pinakamagagandang pamantasan. Kilala din ito maging sa ibang bansa. Dekalidad na edukasyon at makabagong pamamaraan ng pag-aaral ang ibinibigay nila sa kanilang mga estudyante. Ngunit maliban dito, nandyan din ang mga samut-saring kwento ng kababalaghan na maging mga atenista ay hindi nakaligtas. Maraming mga sikat na gusali dito ang namumutiktik sa mga kwento ng kilabot ng mga kaluluwang gumagala pagsapit ng dilim. Maugong ang Bellarmine Hall, Cervini at Elasio Dormitories at ang Old Communications Building. Ngunit ang hindi alam ng mga tao, kalat ang iba pang mga kwento sa iba pang mga gusali. Isa sa mga sikat na kwento rito ay ang mga gumagalang kaluluwa ng mga bata sa grade school building. Pero kung tatanungin mo ang sarili mo, ano namang nakakatakot sa hallway ng mga bata? Kung may mga kaluluwang gumagala sa Ateneo, malamang sa ibang mas matandang gusali ang mga ito tatambay. Ngunit bata man o matanda ang makikita mong aparisyon, tandaan mo na hindi ka magiging ligtas sa kilabot. Kwento raw ito ng isang guro na nakainkwentro sa isa sa mga batang kaluluwang gumagala rito. Alam naman ng mga estudyante ang mga kwento. Ngunit ayon sa mga balibalita, tanging mga guro lang daw ang nakakakita sa kaluluwa ng mga bata. Dahil sila lang naman ang laging gabing umuuwi pagkatapos ng klase. Pauwi na daw noon ang isang guro. Wala nang katao-tao noon sa grade school corridor. Madilim na din ang paligid at tanging ilaw na lang sa pasilyo at mga poste sa labas ang kanyang nakikita. Wala na rin siyang marinig ng mga nagtatakbuhang estudyante. Kaya't ang naririnig na lang niya ay ang mga yabag ng kanyang sapatos habang naglalakad. Sa dulo ng pasilyo, napansin niyang nakabukas pa ang isang classroom. Nakabukas ang ilaw. Pero halata mo namang wala nang tao. Dahil sa pag-aalala niya sa pasilidad ng pamantasan, naisip niyang pagdapat niya sa silid na ito ay papatayin niya ang ilaw at isasara ang pinto. Habang papalapit siya ng papalapit sa silid na ito, unti-unti niyang naririnig ang iyak ng isang bata. Papalakas daw ito ng papalakas na nakikipagtalo na sa tunog ng takong ng sapatos niya. Huminto muna siya panandalian
dahil napaisip siya kung bakit may tao pa doon. Nanlaki ang mga mata niya sa ideyang baka hindi na yun estudyante. Biniro pa niya ang sarili niya na baka multo yun. Pero sa totoo lang, hindi siya nagkamali sa biro niya. Malakas na hikbi pa din ang kanyang naririnig hanggang sa makarating siya sa tapat ng silid. Unti-unti siyang sumilit hanggang sa nakita niya ang isang bata na nakaupo sa loob habang umiiyak. Oh, why are you still here? It's very late. Tanong ng guro. Ngunit nagpatuloy pa din sa pag-iyak ang bata. Wala pa ba yung sundo mo? Tanong nito ulit. Tumingin ang batang ito sa kanya, sabay umiling, nanaig sa kanya ang pagiging guro at hindi na naisip kung bakit nga ba may bata pa sa loob ng ganong oras. Hindi naman din niya kasi ito pinagtakhan dahil naka-uniforme naman ito ng katulad sa mga estudyante niya. Hindi niya kilala ang bata dahil hindi naman niya ito hawak sa klase. Ngunit alam niya sa sarili niya na kahit sinong mag-aaral ay responsibilidad niya ang seguridad. O halika na, sama ka na kay teacher dun sa gate. Dun mo na lang hintayin yung sundo mo, ha? Ngumiti daw ang batang ito sa kanya at iniabot ang kamay upang magpahawak. Ngunit nung hinawakan niya ito, nagtaka siya. Dahil sobrang lamig naman daw ng kamay nito. Naku, tingnan mo. Your hands are cold na. Bilisan na natin. Naglakad ang dalawa papunta sa gate. Salita daw ng salita ang guro para iparamdam sa batang kasama niya na wala siyang dapat ipag-alala kasi susunduin din naman siya at ibibilin siya sa gwardya na bantayan siya habang naghihintay. Nawala na ang takot na gurong ito at hindi na naisip ang kung ano pa mang mga kwento patungkol sa mga kaluluwang gumagala sa pamantasan. Ang gusto lang niya ay masiguradong ligtas ang batang kasama niya at makauwi na. Nang makarating sa gate, sakto namang may gwardya sa labas. Naisip niya na sakto at maibibilin niya ang bata. Nang makarating doon. Hello kuya, good evening. May ibibilin lang sana akong student. Wala pa kasi yung sundo niya eh. Sabi ng guro sa gwardya. Ah, sige po ma'am. Nasaan po ba siya? Tanong naman ng gwardya. Ah, eto. Nasaan yun? Laking gulat ng guro nang makitang wala na yung batang kasama niya kanina. Ay eh. Kasama ko lang kanina eh. Imposible namang mawala yun eh. Hawak ko kanina pa. Ay, paanong hawak ma'am? Eh kanina ko pa po kayo nakikitang papalapit dito eh. Mag-iisa lang naman ho kayo. Unti-unting namuo ang pawe sa noo ng gurong ito sa kanyang narinig. Hindi kuya. Meron akong kasamang bata. Batang babae kanina. Naka-uniform siya na hanggang bewang ko yung taas. Paggigiit ng gurong ito. Ma'am, nako, pasensya na po kayo ha. Pero wala po talaga kayong kasama eh. Nakikita ko kayo kanina dyan na parang may kausap kayo. Pero baka kasi, alam niyo yun, may kausap kayo sa telepono. Eh pero paano nangyari yun? Nako ma'am, eh baka hindi na ho buhay yung kasama nyo kanina. Nako kuya naman, nanakot pa. Eh hayaan mo na nga lang. Matinding takot ang naramdaman ng gurong ito sa pangyayari. Ngunit hindi mo naman din talaga matatawaran ang dedikasyon ng mga guro, lalo na sa mga batang kahit mapabuhay man.
o patay na. Salamat sa panonood ng ating video at pakikinig ng ating kwento ngayong gabi. Kung gusto mong marinig ang iyong kwento sa ScreamPh, ipadala mo na yan sa ating email address at Facebook account. At kung matapang ka talaga, i-follow mo na ako sa ating Facebook, TikTok at Instagram accounts. Yun lamang. Magkita-kita tayo sa susunod na kwentuhan.